Noong July 5, 1943, inatake ng buong pwersa ng Nazi Germany ang pwersa ni General Zhukov sa siyudad ng Kursk sa Soviet Union, ang Operation Citadel, na magriresulta sa isa sa pinakamalaking tank battle sa kasaysayan ng mundo para gantihan ng mga Germans sa mga Soviets sa kanilang pagkatalo sa Stalingrad at tuluyan ng sakupin ang Soviet Union. Ito ang kwento ng labanan sa Kursk, ang isa sa pinakamalaking tank battle sa kasaysayan ng mundo, digmaan sa pagitan ng Nazi Germany laban sa Soviet Union, labanan ng magagaling na heneral na nagresulta sa pagkatalo ng Germany sa labanan na naging dahilan sa tuluyang paghahinto ng German offensive sa Eastern Front at simula ng pag-advance ng Soviet Red Army sa Germany. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong September 1, 1939, inatake ng pwersa ng Germany ang bansang Poland na naging dahilan sa pagdedeklara ng giyera ng France at Britanya sa Germany na siyang nag-trigger sa World War II. Sa loob lamang ng ilang linggo ay winasak ng Germany ang kabuuang pwersa ng Poland sa pamamagitan ng kanilang Blitzkrieg tactic at alam ni Hitler na bago sila makakapag-advance sa East ay kinakailangan muna nilang in-neutralize ang kanilang kalaban sa West. Kaya sa buong buwan ng Mayo ng 1940 ay sinimula ng German offensive sa West at sa loob lamang ng ilang linggo ay bumagsak kaagad sa kontrol ni Hitler ang Holland, Belgium, Luxembourg, pati na ang France. Dahil sa bilis ng pag-advance, lakas ng puwersa at tuloy-tuloy na tagumpay ng Germany ay naniniwala si Hitler na wala nang tatalo pa sa kanilang napakamoderno at advanced na militar. Kaya noong 1941 ay inutos nito na simulan na ang kanilang invasion sa Soviet Union. Sa sumunod na buwan ng June 1941 ay sunod-sunod ang tagumpay ng Germany sa Soviet Union dahil sa napakahinang puwersang militar ng Red Army, kulang sa kagamitan at higit sa lahat ay walang matibay na military leadership ang mga Russians dahil bago sumiklab ang labanan o digmaan noong 1937 ay pinurge kasi ni Stalin ang mga general ng Red Army. Kahit ganun pa man ay tuloy-tuloy pa rin naman sa pagkikipaglaban ng Red Army laban sa Germany, partikular sa bahaging south ng bansa kung saan ilang beses nagkaharap sa madugong bakbakan ng magkabilang puwersa, partikular sa siyudad ng Sevastopol, Kiev, Rostov at Stalingrad, kung saan ang mga labanang ito ay kumonsumo ng napakaraming resources sa digmaan, partikular sa Germany. Hanggang noong February ng 1943, nang tuluyan ang matalo ng Red Army ang puwersa ng Germany sa Stalingrad na dahilan sa pag-atras ng puwersa ng Germany at nagpatupad ng defensive strategy ang mga Germans dahil alam nilang kaya pa nilang isalba ang kanilang sitwasyon sa East at kinakailangan lang nila ng panahon para ma-build up muli ang kanilang war resources at kaya pa nila ulit na magsagawa ng opensiba. Pero gustong mag-counterattack ni Hitler dahil ayon sa kanya ay kinakailangan nilang turuan ang leksyon ng mga Soviets at hindi nito pinapakinggan ang practical military advice ng kanilang mga general, ang tanging gusto lang ni Hitler ay wasakin na ng tuluyan ng puwersa ni Stalin, partikular sa bahaging south ng USSR, kung saan ipinadala nito ang napakaraming mga tangke at iba't iba pang mga kagamitang pandigma para talunin ng mga Soviets na ayon kay Hitler ay siyang magpapalhod kay Stalin na tuluyan na rin itong susuko sa kanya na siyang tatapos sa digmaan.
Samantala, si Joseph Stalin ng Soviet Premier ay walang experience sa military strategy pero napakagaling nitong magmanipula ng mga tao, partikular sa kanyang mga citizens na kinakailangan lang depensahan ng kanilang inang bayan, at higit sa lahat ay nakikinig si Stalin sa advice ng kanilang mga general kung saan itinalagaan nito ang mga magagaling na general sa Red Army na siyang mamumuno sa kanilang puwersa tulad ni General Zhukov at Konev. Kaya matapos ang kanilang tagumpay sa Stalingrad ay nagsimula kaagad itong mag-advance para itulak paatras ang kabuuang puwersa ni Hitler paalis sa USSR. Pero napigilan pa ng mga Germans ang pag-advance ng Red Army sa siyudad ng Kharkov at Oryel sa buwan ng March 1943 sa pamumuno ng German Field Marshal na si Erich von Manstein, kung saan ayon kay Hitler na yun na ang pagkakataong inihintay nila, at inutos nitong umatake ang kanilang puwersa sa siyudad ng Kursk na nasa pagitan ng Oryel at siyudad ng Kharkov sa Southern USSR. Nagsagawa naman kaagad ng battle plan si Field Marshal von Manstein para sa labanan sa Kursk. Ayon sa kanya, naggagawin niya lang muli ang kanyang ginawa sa labanan sa Kharkov, kung saan papaina nila ang Red Army para umatake ito hanggang sa ma-stretch nila ang supply lines ng mga Soviets. Sa kanila, gagawin ang kanilang massive counter-offensive kung saan madali na lang nilang mapapalibutan ang puwersa ni Stalin. Pero ang planong ito ay tinanggihan ni Hitler dahil ayaw nitong iatras ang kanilang puwersa, at mas pinapaboran ang battle plan ni Colonel General Kurt Seitzler na may codename na Zitadel. Ayon sa kanyang plano ay mag-a-advance ang German forces mula sa siyudad ng Oryel at sa norte at sa south papunta sa siyudad ng Kursk, kung saan magkukorner nila ang kabuuang puwersa ng Red Army sa lugar, at doon na nila wawasakin ang puwersa ng Red Army. At kinakailangang magawa nila ito ng napakabilis tulad ng kanilang blitzkrieg tactics para hindi na makapagtayo pa ng mga depensa mga Soviets na nagustuhan naman ni Hitler. Ayon sa battle plan ng mga Germans ay sa buwan ng Mayo sisimulan nila ang pag-atake sa Kursk, pero dahil sa pag-reorganize sa kanilang buong pwersa at mga supplies ay nadelay ang pag-atake ng mga Germans hanggang sa buwan ng July, kung saan ay nakapaghanda na ang Red Army sa kanilang mga defenses dahil alam na mga Soviets ang plano ng mga Germans dahil sa kanilang Lucy spy ring sa Switzerland. Matapos ma-break ng Polish mathematician na nasa Britanya ang secret Enigma code machine ng mga Germans, kaya alam na alam ng Red Army kung saan at kailan gagawin ng mga Germans ang kanilang pag-atake. Nagsagawa rin ng napakaraming mga depensa si General Zhukov sa lugar tulad ng mga harang para sa mga tangke at armored vehicles ng mga Germans. At higit sa lahat ay tinipon nito ang napakaraming reserves na siyang pakakawalan niya pag nasa kalagitnaan na ng pag-atake ang mga Germans na siyang tatapos sa bakbakan. Samantala, itinalaga naman ni Hitler si General Heinz Guderian bilang Inspector General ng Armored Forces para sa kanilang opensiba sa siyudad ng Kursk. Pero kahit ganun pa man ay patuloy pa rin ang pagbabangayan ng mga German high commands sa kakayahan ni Hitler na magdesisyon para sa digmaan, dahil alam naman nilang lahat na limited lang ang kaalaman nito sa military strategy. Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin naman basta-basta ang German forces dahil napakagaling nito sa bakbakan, lalo na sa mga pag-counter-attack. Sa buwan ng July ay dumating na sa siyudad ng Oryel ang mga tangke ng mga Germans, partikular ang Panzer Mark V or Panther na mayroong bilis na 30 miles per hour. Isa ito sa dahilan ng pagka-delay ng opensiba sa Kursk dahil hinintay pa ni Hitler ang buong produksyon ng mga tangking ito sa Germany, dahil sa kanyang paniniwala ay madali na lang nilang matatalo sa open battle ang mga T-35 at KV-1 tanks ng mga Soviets. Isa pang tangke ng mga Germans inihanda sa labanan ay ang Panzer Mark 6, or mas kilala sa tawag na Tiger 1, na merong napakakapal na armor at 88mm gun na kayang wasakin ng kahit ano sa range na 2,000 meters.
Pero sa buwan pa lang ng April hanggang June ay naglagay na ng napakaraming anti-tank guns sa mga Soviet sa kanilang defensive lines at 1,000,000 landmines ang ikinalat sa Kursk at kung ano-ano pang mga harang o mga trap para ma-corner nila ang armored division ng mga Germans at higit sa lahat ay para ma-paralyze nila ang mga tanke ni Hitler dahil alam ng mga Soviets na sa buwan ng July aatake ang mga Germans sa Kursk. Napakarami rin ang mga anti-aircraft guns na inilagay ni General Zhukov sa front lines at libo-libong mga artillery guns at mahigit sa 1.3 million na sundalo ng Red Army ang naghihintay sa pag-atake ng mga Germans sa lugar. Noong July 4, 1943 ng gabi, unang umatake ang German infantry at tagumpay na nakuha ang ilang Red Army Command Post at Observation Post sa 1st Main Belt Defenses ng USSR. Sa sumunod na araw ng July 5, inutos na ni General Zhukov na nasa center line ang kanilang preemptive attack sa pamamagitan ng kanilang mga artillery guns. Sa loob ng isang oras ay binomba ng mga Soviets ang posisyon ng mga Germans. Samantala sa Northern Line ay nagsimula na ring magpabutok sa kanilang mga artillery ang mga Germans at sinunda nito na pag-atake ng German Stukas. Pagkatapos ay nagsimula ng mag-advance ang isang armored division ng mga Germans papunta sa killing zones ng mga Soviets. Pero dahil sa napakatibay ng mga depensa ng mga Soviets ay nakapag-advance lang ng 6 na milya ang mga Germans sa unang araw ng labanan. Sa sumunod na araw ay nagpatuloy ang pag-advance ng mga Germans papunta sa bayan ng Alkavatka dahil sa paniniwala ng mga Germans ay mahina ang depensa ng mga Soviets sa lugar. Pero ang hindi alam ng mga Germans ay inilipat pala ni Zhukov sa naunang gabi ang ilang divisyon ng kanilang mga reserbang sundalo sa lugar para salubungin ang papa-advance ng mga Germans. At nang makita nila ang mga Germans ay pinaulanan kaagad nila ito sa kanilang mga artillery. Sa loob ng ilang oras ay isang madugong tank battle kaagad ang naganap sa lugar. Pero dahil sa mga tank defenses ay isa-isang winasak ng mga T-34 at mga anti-tank guns ng Soviets ang mga German Tiger tanks. Sa araw ding yon ay nagsimula na ring umatake ang mga Soviet aircraft na mas superior kesa sa mga German Stukas dahilan sa pagbagal ng pag-advance ng mga Germans sa pamumuno ni Field Marshal Walter Model hanggang sa na-realize ni Model na hindi na nila kayang wasakin pa ang second defense line ng mga Soviets dahil sa kukonti na lang ang kanyang mga tangke at armored vehicles. Kahit ganun pa man ay hindi pa rin naman basta-basta ang pwersa ni Model dahil buo pa ang kanyang infantry kaya sa loob ng ilang araw ay na-stalemate ang labanan sa northern sector ng defense line. Samantala sa bahaging south kung saan ando nakalagay ang karamihan sa mga German tanks ay nagsimula na rin itong umatake sa parehong araw ng July 5 sa pamumuno ng German commander na si Hermann Hoth. Unang umatake ang mga German aircraft na sinunda ng artillery barrage. Pagkatapos ay sinunda nito ng pag-advance ng mga tanke at German infantry para harapin ang Soviets sa open battle. Pagsapit ng gabi ay tagumpay ang mga Germans na may tulak patras sa mga Soviets sa lugar. Sa sumunod na araw ay bumagsak na sa kontrol ng Panzer Army ni Hoth ang high ground. Inatake naman kaagad ito ng mga Soviet aircrafts pero sinalubong ito ng mga German aircraft. Kaya isang malupit na dogfight ang naganap sa himpapawid ng southern sector. Samantala sa ground ay patuloy naman ang tank battle sa lugar hanggang sa umatras na mga Soviet tanks na sinunda naman kaagad ng mga Germans. Ay sinadya pala talaga ito ng mga Soviets para matrap ang mga German Tiger tanks sa mga landmines na nakakalat sa lugar. Galit na galit si General Guderian habang nakikita niyang isa-isang sumasabog ang kanyang mga Tiger tanks dahil sa mga tank mines ng mga Soviets. Kahit ganun pa man ay mahigit sa 6 miles naman ang na-advance ng mga Germans sa southern sector matapos ang tatlong araw na bakbakan. Sa mga sumunod na araw ay tuloy-tuloy ang labanan sa lugar hanggang sa makapag-advance pa ng ilang milya ang mga Germans.
Pero ang hindi alam ng mga Germans ay naghihintay pala sa kanila ang mahigit sa 800 Soviet tanks sa battle zone laban sa mahigit na 300 German tanks. At noong July 12, nagharap ang mga German at Soviet tanks sa battle zone at isang malaking tank battle kaagad ang naganap hanggang sa mawala na sa kontrol ang magkabilang side sa kanilang mga tangke at kung saan-saan na lang napunta ang mga tangke na magkabilang side. Hindi na nila nasunod ang kanilang mga battle plan dahil sa confusion at mga usok at dust cloud sa lugar. Pero walang kalaban-laban ang mga Germans dahil sa sobrang dami ng mga Soviet tanks na ang karamihan nito'y ibinabangga na lang sa mga German tanks na siyang napaka-epektibo dahil alam ng mga Soviets na madali lang mapalitan ang kanilang mga tangke habang wala namang kapalit o reinforcement na bagong tangke ang mga Germans. Sa loob ng ilang araw ay nagpatuloy ang labanan hanggang noong July 12 ng gabi nang ipatawag si Field Marshal Klug at von Manstein ni Hitler sa East Prussia. Dahil dalawang araw ang nakakalipas, nagsimula na ang pagdaong ng Allies sa isla ng Sicily at inutos ni Hitler na i-terminate na ang Operation Citadel Offensive. Dahil ayon kay Hitler, mas kinakailangan niyang iba nilang sundalo para harapin ang pwersa ng US at Britanya sa Southern Italy na mas prioridad ayon sa kanilang Führer, kaya ipinadala ni General Guderian ang divisyon ng 2nd Panzer Corps at ilan pang mga divisyon na siyang tuluyan ng nagpahina sa puwersa ng Germany sa Kursk. Nang malaman ng mga Soviets na unti-unti nang pinupull out ang puwersa ng Germany sa labanan, ay inutos kaagad ni General Zhukov ang pag-atake sa natitirang puwersa ng Germany sa lugar. At noong July 16 ay isang massive counter-offensive ang ginawa ni Zhukov kung saan hindi na kinaya ng mga natitirang German soldiers ang labanan at tuluyan na itong umatras sa kanilang posisyon. At sa unang linggo ng buwan ng August ay tagumpay na naibalik sa kontrol ng Soviet Union ang bayan ng Uriel. At noong August 23, tuluyan ang umatras ng kabuuang pwersa ni Hitler sa lugar at tuloy-tuloy naman itong hinabol ng mga Soviets. Sa mga sumunod na buwan at taon ay walang tigil sa pag-advance ang pwersa ng Soviet Union hanggang sa tuluyan na nilang napasok ang siyudad ng Berlin, ang sentro ng kapangyarihan ng Nazi Germany na dahilan sa pagpapakamatay ni Hitler sa kanyang bunker. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.